Magandang araw po dyan mga kapwa pinamechanics. Ngayong araw na to ay tuturo ko po kung paano kapalitan itong fuel feed assembly tube. Ito po yun. Specific po sa 2003 Tiburon, Hyundai Tiburon o Tuscani o kaya Coupe sa ibang bansa. Problema ko po dito, ito, may tumatagas na gasolina dito, may pinapandar ko. Kasi pressurized po galing pong fuel tank. So yung fuel pump dun, nagpo-push ng gas papuntang ito yung injector niya. Papunta po yung injector. Ito po yung fuel rail. Makikita niyo po dyan. Fuel rail, ito po. So dyan pong injector, dyan po papunta yung gas, gasolina natin. So yun nga mga problema ko, matagas dito yung gasolina, may leak. Yun, so kung makikita nyo, may kunting leak. Yeah, so papalitan natin yan. Ito po yung part number. Specific po sa 2003 siguro hanggang 2008 ng Hyundai Tiburon. So bago po yan, bago natin tanggalin to, dahil andun sa loob yung kabilang dulo dito, so kailangan muna natin tanggalin tong cold air intake natin, which is natanggal ko nga dito sa harap na kasi papalitan ko rin po yung battery dito at saka yung ibang battery mounts, which is magkakaroon din tayo ng video para dyan. So stay lang po guys, wala na natin. So ito po yung kailangan natin mga tools. Ratchet 8 at saka 10mm na socket, extension 410mm na congruence, saka dun sa may part ng rail mapilagay ako ng thread locker din dahil yung part nga ng engine gumagalaw, nagpa-vibrate para may iwasan po natin lumuwag. That's a medium strength lang naman. At saka dahil wala akong 18mm na wrench, so ito na ang adjustable wrench ko gamitin ko para dun sa kabilang dulo ng tube. Bago po pala natin buksan ay naglalagay ako ng towel dito dahil may tutulo pong gas dito pag binuksan na natin. Dahil matagal na pong di nabuksan to, spray ko lang ng WD-40. Hawakan niyo po yung tornilyo sa baba na hindi sasama. Isa sa mama sa taas. So ito po yung replacement niya. Mga kaibigan, no? Same na same po. May o-ring dito. Same plan, which is perfect.
So, gagawin natin. Una po natin ibalik yung sa baba. Pero bago yan, nasa muna natin. So, reverse process. Balik yung sa baba. I-coating ito ng clockwise while hawakan nyo po yung nut sa baba na hindi siya sumama para higpit. Okay. So, it. Kung nagtataka po kayo, wala pong gasket ito. No fuel rod at saka sa feed assembly. Walang gasket dahil may o-ring naman po. Wala pong puntang oil dito. I mean, langis. Okay. Yeah. May bago nga natin o-ring. Pinapit ng konti. So, panasan ng nut ito. So, bagay tayo. So, kita na po natin. Masyado munang mahigpit, kabila muna. Dapat pantayin pagkahigpit, kabilaan. Tsaka dahan-dahan. Okay. Dahil ito po ay may around 10 foot pound lang na torque. Kaya wala akong surprise dito. Nasa ganito kaliit. Ito. Oh, masyadong maikpit. Ayan. Okay, nasa 10 foot pan na yan. Palagay ko. Ngayon, balik tayo sa baba. Itong wrench. Adjustable wrench sa taas. Okay. Yan lang po yung hahawak para hindi sumamang isasmama sa pag-ikot ko dito sa baba, yung nut sa baba. Dito po natin nakikita yung nut sa baba, yung 14mm. Okay. Mas mahigpit na mahigpit na po yan. Balik na po natin yung boot dito. Yan. Saka i-zip. Wala akong zip tie ngayon. Maghahanap muna ako. Pero wala pa akong zip tie. Umaya ko na po yung zip yan. Tukunin na po natin yung tawa. Punasan yung natirang langis. Meron kayo nakikita medyo basa dyan sa baba. Kahit dito. Meron talagang basa dyan. Meron talagang langis na tumulo. Kaya bago nyo po anda rin mga kaibigan, punasan muna at saka baka mapupos pa lang ano dito. Sunog. So bago ko ibalik ay kabit ang cold air intake, lininisin muna natin itong throttle body. So, mukhang marami na po. Tagal ko na po itong hindi nalinis. Balance. Sunog mo lang. Ngayon pa. Para po i-open yung butterfly sa loob ay huwag niyo po i-push yung butterfly dyan.
pagka pumadamage niyo po yung butterfly at ay magiging permanently opening na po, meron pong kunting opening. Kaya, dito niyo po. Hawakan. Andito niyo po. Okay. Yan. Much better. Hindi perfecto pero malinis. Better. Kailan niyo po yung nakuha nating duming mula dyan. Ito rin linisin rin natin. Kunti linis lang dito. Hindi po masyadong marami dito. Pero linisin na rin. Bukasan lang po natin ma-spray yung mata natin kaya kung maaari maglagay ng eye protection. Kaya safety glass. See? Ingat na po na hindi nyo ma-spray. Hindi nyo ma-spray yung air mask flow sensor. Andyan po sa loob, iba po yung spray nyan. Ito po yung throttle body. Throttle body only. At ito naman po yung mask sensor or mask airflow sensor. Tawag po natin mask or mask airflow. Nandyan po sa loob. Okay. Palit na sensor dyan. Yan po yung sensor ng hangin. So, yan. Much better. Ganyan na po natin ibalik. Huwag muna pong higpitan. Balik po ang mas airflow sensor connection dito. Okay. Oh. So ayan po mga kaibigan, bago na po yung fuel feed tube assembly. Puntang rail. Hopefully wala na pong tagas dyan. Fix na po yun at safe na po tayo. So ayan ang bumuna sa ngayon. Salamat po sa inyong time sa panunod. Sana po yung mapanood nyo rin po yung ibang videos ko. Salamat. Ingat po.